title sa message, karong buntaga, Be Angry and Sin Not. Kinsa sa inyo din nga makaingon ka nga, kailangan nato na pastor, sige taas ang kamot. Katong honest lang, nga, kailangan ako na pastor. Sige daw be, oh. Okay. Sige, subot pa sabot, natay struggle ani, di ba? Oh, walay labot tong mga wala ni angkon. Oh, pero alusta ng tao na struggle sa kasuko. Be angry and sin not. It is found in Ephesians chapter 4 and 26, no? Ang first verse na ko diha. If you become angry, do not let your anger lead you into sin. Okay? Kung masuko ka, walay problema. We hate sin. We hate mistakes. We hate palpak. We hate sablay. No? We hate disobedience. Pero bisan pa man, ug masuko ka, no? We get angry in so many things in different ways. Pero ang strong nagisulti ni Paul the warning, do not use your anger that will lead you into sin. Yeah. Igo lang ako na human ang ako ang outline, no? Ako na unang itira. Pero nakapantay ko. Mo nang wala ko nagmaoy. No, kay usahay pag dili usahay, most of the time, bago na ako naiwali, ako unang mo'y maigo. Ako mo'y unang matistingan. In Psalms chapter 4, verse 4, ingon diya, be angry and do not sin. Oh. So sa ato pa, pwede lang yun masuko. Ingay mo katapad, tanawa lagi, pwede lang yun masuko lagi. Pwede lang masuko. Kinsa mo ingon sa inyo adya nga, pwede ra masuko. Sige, taas mo, mingka, pwede ra masuko. Oh, pwede yun. Ha? Kaya gingon man ni sa pulong sa Ginoo, so ang pulong sa Ginoo tinuod man. Ingon siya, be angry and sin not. Sa ato pa, pwede ra masuko. Pero sa imong kasuko, dapat dili ni magtukmod nimo nga makasala ka. Sa imong kasuko, dili nimo magtukmod nimo nga makasulti kag mga pinulungan nga imo nang ibiyaan tung unang panahon. Diba? Wala na ka naggamit ani, wala na ka na-use ani. Because nituo ka sa kanta, the things I used to do, I do them no more. No? Wala na ka na. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. Okay. Ikaw biya, perminti ang bangkiro. Pusoy dos, piat-piat. Katong mga tigulang na kaedad na ko. No? Katong mga kabats na ko diha. Usog ka yung piat-piat una. Pusoyay. Pero pagkabunagin ni mo, ni kanta ka ni. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. Oh, dagan maka-identify sa ko, di ba? The things I used to do, I do them no more. Wala na! Dapat wala na. Ingay mo katapad, dapat wala na na sa imong kinabuhi. Oh. Muna nga, pag masuko ka, usahay makabalik ka. Naay, kailan ako, tungod sa iyang kasuko, nakapalit siya, balik ko, red horse. Siya, day, tagay day, puslan man way nagmahal. Nibalik ko, dula golf, kanang kay major golf yun na. No, pero katong sa mga tungo na golf. No? Pero nibalik ba nga naman? Kay nasuko siya.
ang punod dulo na siya'y nasukan. Nasuko siya siyang ginikanan, no? Kay sigira o yaw-yaw, sigira siya ikumpara sa uban niyang mga amigo. May panang anak ni Kuan, no? Grabe ba, tagas kay grado. Ikaw, sa man imong grado? Imbis kay kasimba na siya, sayang kasuko, ni tagay siya balik. No? Nga, ang iyang kantay, una ni Gapon, the things I used to do, I do them no more. Wala ka ba sa Bible? The things I used to do, I do them no more. Nibalik na magtungga-tungga. Asa nagsugod? Unsay ugat? Kasuko. Ang kasuko, walay laing paingan. Our anger that will result, no, to bitterness and hatred, it will not reach any far. Especially if you are a child of God. Kaning wali na ni, dili lang ni para sa mga pastor, dili lang ni para sa mga leaders na ito simbahan, para ni sa atong tanan. Labi na katong mga nakabalong na born again ta. Maubitaw pastor, nga wagyo ko nagpahibalo sa mga opisina, wagyo yung nakabalong na born again ko. Pero kalit lang, naglinog ko kalit, dito pa ko nasakpan. Kay paglinog, niingon mo na yung, Jesus, Jesus, Lord, suri kayo, Lord. Mukumitagi ko, Lord, mukumitagi ko. Lord, undangan lang ni Lord. Di na matabang. Ayokon sa ito, mga tawa, no? Pero kanayin yung katawa, kanayin yung pahiyom, naging na ibuti pa sabot. We all get angry from time to time. We may handle it differently, but none of us can escape the emotion entirely. Tinood na. Pero pwede yun magdesisyon nga dili kang masuko. Pwede ka muhanda ko correction. No, parehas ka gahapon, ano yung fresh good guy niyo. Gahapon nag-celebrate my birthday with PB. Yang 28th birthday. Na siyempre, siya man nag-birthday. Gitiguman naman na dahan sa iyang inahan. So, asa kong ka na gusto mo kaunak? Siya dito sa kuhan. Yan na ako i-mention ang establishment. Oh, okay na diya. Namingan niya. Pagabot naman dito, hastang taas sa pila, kay nada'y graduation. Niya, nabiya may baby. Init tayo. Sa gawas. Ganit si Ma'am Sidra Pacquiao, narito gahapon, nakita mi. Daghan mo kayo sila, nanguli na sila, kay taas yun ang pila. Pero kami kay, dito yun nakaset ang mind na mo nga, dito mo kaon nga, may request sa birthday boy. So, nipila, yun, may taas kayong pila. Sa kataas sa pila, katong amo ng number ang gitawag. No? Kalit lang, gingan, may nga, ay maurag yun yung available nga table. No? Tuwa sa suok ba? Ay, kung nga, layuan ay. Na siyempre, si PB ang nakipagkuhan. Pastor Brian nakipag-istorya. Maayaw mo itong istorya. Sir, basignahay mas dool-dool kay namagod ni baby. Yeah, init naman kayo dito. Wala ko doon aircon dito sa banda. Hinungaw lang. Giingan ba lang siya sa katong? No, kanam. Naiuban yun ng mga insensitive, ng mga prontes. Giingan ba lang siya nga? Aw, hindi mo mudawatan ni sir. Ako na lang nangihatag sa uban. Willing to wait mag amo, kanusa mo palingkod. Kung ikaw, nga mabayad kag dako-dako nga kantidad, may anahon mito kapag tubag, pwede gina ako to paliton? Pwede. Ako, prinsipyo, biya gina ako na nga, pag tama ko, ipaglabang gina ako na. Pag naay gidaog-daog, ako na yun ang labanan. Labi na kung ako ang gidaog-daog. Pero, nakaremember ko ba? Be angry and sin not. Hing ko impas di ko ani karon. Anak ko Lord, pugi lang ko Lord, pugi lang ko. Please lang Lord, pugi lang ko. Natuko sa Dublin, wala na si PB niya. Oh, and I started. Anong natuko sa Dublin kay? Nag-inglesa ay naman good sila. Di ko kasukol, so nang pa-Dublin ko. Hing ko, let my son, no, take care of that. So nag-inglesa ay sila. So, nakaingong, dapat nasiyo yung ganito.
Pero na-aware ko ba, uy, I have to control my emotion. Unya kabalo ka, usahay kanabitang nakay ginabantayan, ginakontrol nimo. Labay panahon nga sungugon ka ba? Hallelujah. Lo and behold, init na dito, namay electric pan ngayon, sigila ka mong apo. Hanak ko, init yun dali. So sige lang, makakaon lang ta, okay na ni, basta ka-celebrate me. Oh, yung sa tanang nag-birthday, maraming isungog sa tanang nag-birthday, si Bibi lang wala tagay cake. Siya lang po nung wala kantahi. Ikaw, ako ang amahan eh. Anak ko, lami, anak yun eh. One time lang, Lord, one time lang. Pungis ako, Lord. Magwali para makuma. Kabalok ka, pinising touches, na ay ok-ok nga nidagan, paingon sa mong lamisa. Nga hasta si Pastor at si Abit, mayabo ang lamisa kay, nidagan siya kay, na ay ok-ok, live. Dito plastic. Wala to na ako gibit-bit para maka-discount me. Ako ang ipatay, picturean na ako, tawag tong in charge, to ilang supervisor. Nga, ingon pa ni JB, nagulat na yung kumuhingon ba nga, ay, it's okay sir, we will give you discounts because of this. Nihingon naman siya sa to, thank you for, hingon niya. Ah, next time, mayo, hindi na kumbali ko eh. Hugaw kay itong ukok. Nga katong ko, ganina rato na naglagandagan sa among likod. Lagi mga panahon nga, tistingan ka sa Ginoo ba? Pero I really praise God. Okay? Na-overcome na ako ito kahapon. Pero dili ko makapasalig sa inyo karong hapon. Bitaw, kabalo ka nga nung nag-enjoy ko ani nga topic. Because this is really true in our life. Walay, bisan mga bishop diha. No. Kanang mga bishop, kanang mga, di ba, mga pari, mga madre. Tanan na mo agi ani sa emotion na na. Pero, na ay mentor na ko to na in the name of Attorney Pastor Ben Baluyot. Palagi sinasabi ni Kuya Ben, pero pwede ka namang mag-decision din na hindi ka magalit. Oo nga, Kuya Ben, pero ang hirap. Mahirap yan, Blair, kung ikaw lang. Pero pagkasama mo ang banal na Espiritu, hindi mahirap. Inay mo katapad. Lisod bitaw yun, no? Oh. Labi na imong mga anak magpapadlong ni mo? Oh. Labi na imong bana magpapadlong ni mo? Ano rin ko ba? I mean, sige pa, pastor, sige pa, tira pa. Uy, pasensya na ka mga fathers, ha? Pasensya na ka, brother, tata, kay katuraman Domingo ang Father's Day. Pagka Lunes, Mother's Day naman po. No, hangtod ka ron. Pero bitaw, kidding aside, ingon pa din, not none of us can escape the emotion entirely. But just because we get angry doesn't mean we're sinning. Uy, mauni siya ang truth. Dilibot pasabot kayo, nasuko ka, nakasala ka. Ha? Dilibot pa sabot kay nasuko ka, nakasala ka. Sa ato pa si Jesus, nasuko man siya. There were 5 times in the gospel that Jesus get angry. Oh? He even get angry at the fig tree. No? Nga wala na munga. And he even cursed it. Kaya wala siya nag-function according sa iyang purpose. Nasuko si Jesus at the temple. Iyang, mapahingon sa amigo na ko nga pastor, si Jesus mang diyan original na no founder anang tumba lamisa nga ministry. Kalang masuko, tumbaho ng lamisa ba? Nung iya pagtumba sa lamisa, di ba? Singgit tayo ng anak. Dad! Saya nga po sa bulad o kinamos na to eh. Pero nakadad. Okay lang. Bisa nung ginamos o bulan ng Sudan, at least dad. Dad, what are you doing? English speaking ba? Sige, punita ng ginamos nga ng langoy niya sa salog. Bito, ikaw na bang, dilibot masabot kay nasuko ka, nakasala ka.
That's false guilt. Ha? Lo, karon lang ako kadungugan iba. Pag masuko ko ako, galing gamito ng pangalan ni Pastor. Uy, naingon si Pastor Blair. Pariha itong among kauban sa church noon na, grabe na dali ko ato. Kaningon ko, kamong mga asawa, musumitar ganoon sa inyong bana. Tapos gigamit to sa among kauban sa church ba nga, dugay na nagpakaroning noon nga born again siya. Pero di ay, sugarol na ito, dagang kaig manok. Pagkaminyo na nila, dili na mo simba. Pati ang asawa, gibawalan na mo simba sa church na mo to na. Nagingan pa siya. Di ba katong inyong pastor? Katong Blair ba to pangalan? Ningon biya siya, ikaw nga asawa, musumitar ka sa imong bana. Ako nga imong bana, di ko ganan mo simba, musumitar ka na ako, diriratas balay. Ang akong classmate, nga mo yung among balediktor yan, sigig hilak kada Domingo, kinahanglan pa siya mamakap, nga muli siya dris Davao, para makabisita siyang ginikanan, para lang siya makasimba. Pero mali na pagkakuto, no, towards submission to your husband. Muna karumpuntaga, don't get me wrong. Ayaw ko i-misquote, ha? Ingon din ni Paul tells us, no, in this passage, not to let our anger lead us into sin. That means that anger isn't necessarily sin. Tama? Dili but pasabot na kung masuko ka, nakasala na ka. Not all mistakes are sin, but all sin are mistakes. Usbon ako. Okay? Uulitin ko para mas lalong gumulo. No. Not all mistakes are sin, but all sins are mistakes. For example, a mistake. For example, nakay nabanggaan sa mall. What are you going to do? Ay, sorry ha. You will apologize, right? But it is not necessarily considered a sin. Okay? Because it doesn't offend God. Pero, being a believer, you would surely apologize and ask for, you know, and ask for sorry. Ma'am, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Sometimes, we will explain bakit nabangga natin sila. Or bakit napakan natin yung paa. We can always say sorry. But it doesn't mean that you already committed sin. The truth is, we can deal with our anger in both appropriate and inappropriate ways. Mauni siya. Dili karon magkatalo. Kung nasuko ka tungod sa gibuhat sa imuha, that's fine. But you have to do it in an appropriate way. Sa tama na pag-deal. For example, kagahapon si PB naman nag-ekstorya. Ma'am, I think you have to check doon sa company na nag-sanitize ng inyong ano. How many times do you sanitize your, you know, dito sa loob ng inyong restaurant kay pinakadako una sa Davao. Imuingon tong isa ka tong isa. Ay sir, mga 4 times lang. So ba to? 4 times a week ba to? A month, 4 times a month. Ningon si PB, I would suggest, ma'am, ang laki nito at marami kong makain rito, I think 4 times in a month is not enough. Yes, sir. Very apologetic ng itong ilang supervisor. Pwede kang masuko, but do not attack the person. Okay? Deal with a mistake. Kung sa may example, Pastor, ka ng inappropriate, ingon na niyo, nakakaigisugo, no? Imong, butang lang na ito, pinakadol, imong asawa. Usahay, mahinani po ko, no? Pero, murag wala man, itong bago pa ta. Nakagisugo sa imong asawa, imong gipaluto. Tapos karoon pagluto kay,
mura mag ang pagkaon nga gikan sa ilawom sa dagat. Hastang parata. Unsa man ni parata ko na ni. Lab, grabe mo siya ni kaparat, no? Tagay na lang ko gagir siya kay musalom na ko. Madilaw niya. Ang tama, no? Masuko mang yung no, sayang kayo ang itong pagkaon. Hindi na ni magkaon. Kaya kung ato puning kaunon, sayang po na ito ang kidney or liver. Masayang po. Sumalabay siya. Next time pa. Pero suko na ka na. Ang ganahan ako masuko ka ng mga baba, mga ilungga, bitaw. Ay, grabe. Baw, di kagali. Napati sa akon. Naala, kaparat-parat sini. Pero suko na ba? Naiuban nga, mauna ganahan kayo kung anong mga ilungga, kay galang lambing kayo ba? So, pag di ka mapati sa akon, patayon ta ka. Di, huwag ka na. Pero, ang pagkasulti, bitaw, rilig ka, murag, wala na suko ba? Pwede yun. Ang inappropriate, ingunani, no? Dugay na tang nagminyo, hangtod karon parat gyapon nimong nilutuan, sukat pa kani adto, parat na kamuluto, wag yung kay natunan, wag yung kay kahibalo, sukat pa tong una, ingunana na ikaw kay pulos. Patay. Asa ang sala dito? Ang iyahang wrong declaration, generalization. Sukad pa itong una, ingon, ana, lagyod ka. Muna ka mong mga banaw ng asawa, ha? Ayaw ginagamitan ng sukad pa itong una. I-generalize mo. Imo naman ang ipasaylo sa iyang sayop itong una. Karoon, imo na pong ibalik. Oh, kunya nga kung nakikita sa Bible, hana, nga tao nga sigig balik-balik kung accuse sa imo, bisag nirepenta ka, bisag nasettle na nimo imong sala, magsigig yapon sa balik-balik sa imo ang accuse. Walay lain kung dili ang demonyo itself. Don't be used by the devil to generalize things. Do not attack the person. Deal with the mistake. Next time love, ha? Okay. Nya pagahuman, pakapili lang. I love you, my love. Oh, luto gyapon ka, ha? Ayaw na ayaw butang iglanit. Kay sukura ba ka na ako? Di ba? Kala bang deal with it properly. Munang ginaingon diha, pwede masuko. Parehan na, disobedience. Di ba? Nami ka Ubans Church una, ang among pastora, mga anak na. Di pa, wala pa may uso ang cellphone tungo ng panahon, 80s pa to eh. Mga 87. Gisugo naman siya. Brad, at tuwa si doktora, madronero kay si Ate Emma, mga anak na. Ah, gisugo na mo. Tingala mi, isa na lang kauras, wala pa mga nakabalik. Unya ang clinic ni Doktora Magdonero Naras Magallanes, o na sa may Anda Corporate Center. Unya ang among simbahan di harap at San Pedro. Kabalo ka? Muday after 1 hour, wala pa siya ni balik. Kay pagkawas niya sa among simbahan niya sa Mercury Drugs at San Pedro, pagbaba niya, nadungog niya nga mga tao nagdinaganay paingon sa park. Hala na rin si Chris Aquino. Hala ito, dyan ito. Hala niya, lingjoy kayo siya. Wala kaputi ni Chris. Uy, wagwapa man rin si Chris Aquino. Nakalimot siya nga mga anak, among pastor. Grabe na kong sukuagi na ito. Kaya ako man ang janitor sa simbahan. So ako rin na ito. Ang bana pag isa mong pastor. May uli, pagkikilo-ilo. Basta kulang na lang kung mamalikas sa kong kauban. Anak niya, naging kauban. Imong utok, Brad, ninaog diri, isa ka kamay. Una-una, abag kayo kinabuhi ni. Pero tingso ko, tanang mga elders sa mong church, no, hapit na siya wapasimbaha. Alimang kapag uli niya, although nagsunod si doktora, pero after 2 hours pa, nagawas na ang bag of water, na-break na, ni-explode na. Kung namatay ito, oh, ito grabe kayo gusto ko, Brad, irresponsable kayo ka.
tanan nga tunglo akong nahatag sa iya. Pero di, bisan pa man, dili one excuse ang akong gihimo. Anak ko, bugo yun ka. Sa akong kasuko ba? Yung bago para pa ko sa Ginoo ato. No? More than a year pa lang ko sa Ginoo. 2 years man ko nga janitor sa church. Anak ko, bugo yun ka. Wag ka naguna-huna. Kinabuhi sa tao na. Grabe. Moro to'y pinakagrabe na akong kasuko. Natanan na akong gusto isulti na. Sulti na ako. Pero may na lang, wapo ko ka pamalikas. Kabalo ko, nagatang mo, kinsa to, Brad? Kinsa to, Pastor? Hindi na ako isulti kay nasi Pastor John Minjula, kailan niya to. Amigo na mo to. Mauna, deal with the issue. Deal with the mistake. Next time, ha? Ayaw na, nibuhata. Kaya kung imo pa nibuhaton, no? Kung dili ka mag-usap, kung dili ka magbago, wala kayo kay paingnan. I'm telling you the truth. I'm not prophesying negative things in your life. But I'm just telling you the truth na mauni imong paingan. That is telling, dealing with the with your anger that will not lead to sin. Ang makasala manguga, pag magdeklara na ka, bugo yun ka, wag yun kay ayo. No? Sukad pa tong una, ingunanan yun ka, di yun ka masinso. Masinso na lang ang tanan, ikaw di yun ka masinso. That is a curse. Do not curse. Okay? That is a curse. Nag-declare kag negative, labi na sa imong anak. Ikaw bataa ka, sukad pa itong una, pulpul, nag-yud ka. Sukad pa itong una, no? Kahi, yung gag-ulo. Ya, karon matingala ka nga, imong anak, saan ni magsugo, di yun sugot. Ikaw man lang ang inahan, ikaw man lang ang amahan ang nag-declare na nga, gahigulo imong anak. No? You will eat, no? The fruit of your words. Muna, importante, ingon si Apostle Paul, do not, when you are angry, you are not prohibited to get angry. Okay? Of course, masuko ka nga na'y hinungdan. No, sa mga workers, sa mga close sa kuha din eh, nakabalo na sila nga nasuko ko. Tungod kay, na sila sayop na himo. Pero never po, na akong ipin down ang person tungod sa lang sa akong kasuko. I learned so many times na deal with the issue. Deal with the mistake. Do not attack the person. Amen ba? Kung ikaw po nga nakasaban, sa imong mama, sa imong sa leader, sa imong kuhan, ikaw po na nakasaban, ayaw po ito. Ano bang, murag, kung siya tawag na, murag, pusong mamon ba? Ano yung langit pa balinti? Ako na lang makitaan. Si kuya na lang ang tama. Ako na lang permitin mali. Kala akong mama, naging na yung paborito ba? Ang paborito anak niya, si kuya man. Ayaw. Bata rapot gayo na. Diba? Process everything. Ganun nakasaban ko. Ang kuna ang imong sala. Pwede kang mingon, akong sala. Akong dakong sala. And don't pinpoint other people to justify your own sin. Pareha na nadakpan ka. Kisa yung mga nagamotor dali, nagamotor. Ano nagamotor? Oh. Nadakpan ka. Kaya nga naman, nag-drive ka, ngaway, helmet. Nadakpan ka, nag-drive, ngaway, helmet. Karon pagdakop sa imo sa enforcer, sa traffic enforcer, naay lang labay ngaway, helmet. Ingon na yung kaso traffic enforcer, oh, kato-kato! Nga naman ito, wala yung dakpabi. Oh, nga naman, wala naman ako, kato-kato. Wala naman ito yung mga helmet, nga naman yung dakpa. Ako lang yung mag-initan. Huwag kay labot sa ilang sala. Atiman na ang imong violation. Usahay, diha ma-check ang atong heart. Once we are corrected, because we have committed a mistake. Pero sa naghatag o correction, no, warning lang po, ayaw po itong luha. Ayaw po atakiha ang iyong pagkatao. One way or another, you know that that person, no? You know that that person
napod siya ginahimong maayo. Bisan ang mga kriminal, nagya po na seed of kindness sa kasing-kasing anak, anuman, because it was God who created them. Nahiwalay lang sila, nasaag lang sila sa landas. Now, unfortunately, many of us express our anger in ways that get us further from our goals instead of moving us closer to them. For example, here are three things to avoid when you are angry. Number one, don't suppress your anger. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Don't suppress your anger. Anong ibig sabihin yan? Okay? Don't store it up inside. Ayaw pagtigom o kasuko. Kahit kung magtigom daw ka kasuko, ingon pa din ha, when you suppress anger without expressing it in proper ways, it's like taking a soft drink bottle and shake it up. Nakatisting na mo, ana? Kana mag-abri ka Coke na mo. No? Tungod kay nauyog siya or na naka-shake sa iya, ha? Pag-abri ni mo, ana, diba? Mubutog na. Kung imong kasuko, imong gipundos, imong kasing-kasing, pak, sige lang, kaniyang statement, oh, Brad, kumusta ka? Ah, okay lang ko, Pastor. Like, itong ganina, na-embarrass ka, you were put to shame, kumusta man ka? Ay, okay lang ko. Okay lang ko. Kasagaran sa nagasultik, okay lang ko. Dili na siya okay. Ayaw pag-ingon nga, okay na kung ano man, because you try to evade or to confront the issue. Muna ingon diha, one day, pag na-filed up na, one day it's going to pop. It will impact your body eventually. Ano madamay man imong body? Because I don't know if Dr. Himes will agree with this, but according to survey, doctors tells us number of physical ailments are often brought on by suppressed anger. Kanabitang kalagot, kaligot-gut, kapungot, nawa na pagawas. Anang uban atakihon sa kasing-kasing. Ang uban mag-high blood sila. Ano man, stored up man na store man na anger. Monang gamayng bikil, boom! Tingala ka, mauro man to akong isulti. Gisinghakan man dahil ko, daghan naman dahil yung pakapin. Diba? Namali lang pislit ang toothpaste. Sa tunga na pislit. Daghan naman dahil yung giyaw-yaw. Anak yung katanot, muna kay sukat pa itong una, muna yung munandan sa iyong ginikanan, yung unana mo magpislit o mga, pislit raman. Nga namang, ang tanang sala sa tibuok kalibutan, imo mangihatag na ako. Nakapislit lang ko. No? Nakabuak lang ko isa ka plato. Ngano man ngurag tibuok naman plato na to spalay na buak na ako sa imong kasuko. Why? Because naana na history in the past. Na-piled up ba? Niyawa kagawas. I remember ko sa usa ka big time businessman in Manila, wherein ang ako ang amigo nga pastor, before siya nagpastor, nagbodyguard siya dito for 11 years. Si John Gokongwe. Akong amigo nga pastor, no, the late Pastor June Bringas, iyan, bodyguard siya ni John Gokongwe, itong papa. Ingon siya, pre, there was a time na wala ko kabalo. Paingon na amigo pisina, ni kalit lang ingon si Sir John, June, ato tag Baguio. Sir, ganun sa sir? Karoon na. Sirit sila ato Baguio. Sugay ang dagan. Paspas si Jun, kaya gusto ko makabotog sa iyo. Pagabot dito sa Baguio, ni atubang lang dito sa Taal Volcano. Tapos, kung sa gimo, anirang gingo, pag human, ana siya, Jun, balik na ta sa, kuan, galeria. Ana
nagod si parang John, pre, di na ko masabtan, pre. Pero tingnan ko, gasto na mo, pre, sa gasolina, sa krudo. Pagkabot dito, pre, nisingit lang. Sir, kung gusto na itatak mo singgit, sir, pwede man dito na sa ibabaw sa Galeria Suites. Niyato pag yung, no? Niyato pag yung, niyato, sorry, Tagaytay din niyato. Paabot dito, sa tubangan, sa talbulkino, nisiyakit, paguman, ingot siya, John, balik na ta. Wala man lang ganyan ingon nga, John, mga pisa ta. Nibalik siya ng opisina. Habang pabalik sila, ay naamigo naman ganyayang boss, siya, sir, pwede ba na akong may bawaan na, nanong, sa'yo nahitabo, anak, kay, kabalo mga sir, nga born again ko, pwede ko, sir, mag-ampo para sa imo. Kung nag-ampo, mag-iko sa imo, sir, ingon daw si Sir John, kabalo ka, John, kagabi lang, John, I lost 3 billion pesos sa usaka business na nag-collapse. June, kung tibok gabi, wako katulog. Kung dili na ko buhaton, June, nga mo, singgit lang at the top of my voice. Basig, lamayan na ko ninyo pagkagabi. I just wanted to express, no, in a loud voice para ma-relieve ko. Pero June, sige, you can pray for me. Gampuan niya, habang gabi ay sila. Of course, wala siya ni Piyong siyang mata. Si Sir John lang ni Piyong. Ne? Dito pa na sabta na, tinuod eh, tama ba dok? Kasagaran sa mga sakit, gikan sa mga kasuko na wala kahungaw. Labi na kung gugma na wala kahungaw. Number two, don't express or don't repress anger. Unsa man ang repress? Kaganina suppress, no? Imo lang gina-piled up, imo ginatigom ba? Muna kamo mga asawa ko na may reklamo sa inyong bana, samtang sayo pa sulti na. Ayaw hulata mag-piled up. Kay kabalo ka sa iko sa away, pag mag-piled up na, daghana kag may istorya, matingala ang bana, isaray ang sayop, pero murabag na sayop na siya sa pila ka tuig ng inyong panag-uban. Why? Because it was piled up. Sulti. Pasulat siya, sa dugay na namong uban, na ako'y mga masulti nga di mao, labi na mga guwali, siya na dilimahit na yung masulti. It was a violation for the art of preaching, homiletics. Siya may nakaila sa ako. Usay, magapilapil po niyong isa. That's dili na mayo mong gingon. Kaya marag dili, foul siya nga word. Then pahulat ta sa mga Bible school ka. Imong nanay, okay ra kay maestra man ako ni sa Bible school. Muna, isultian ko. Kinahanglan, masultian ka. Nausahay, sa panag-uban. Alam, pwede ba nga pag maestorya ka, kanang ubsi gamay imong tingog. Kay duha ra man ta dali speak up. Ang akong dalunggan, isugod nagtulo ba? Tungod kay nabungol na ko sa imong tingog. Ah, okay. Ha? Among mga asawa, ha? Ayaw na palabya. Kaya kung imo ng palabyon, mapuno na gani ka, malaparuhan imo na imong bana. Yung makalimot ka nga, ay, hala, sorry, love. Wala naman na. Nilakra na ang imo ang palad sa iyang no, naglamurok ng mga aping. Number two, moto ang suppress, ang repress, mauni. Oo. Oh. Ang repress, when you repress your anger, you simply deny it's here or it's there. Maubat pa sa putana. Denial is not, oh, it's not the solution. Denial cannot help. Pag imong i-deny na, pero nasakitan ka sa sulod, na-hurt ka, nasuko ka, one day, it will not bring you to any further. Ingon din ni, deny your anger often enough, and you will be depressed. Maudiay. Kanang mga tao nga depressed, nagsugod na sa anger, nga na-repress. Na-deny ba? Mulang gingon, Brad, okay na ka? Ay, okay na ko, Brad. Okay na, sabot mga kuha to. Ana mga ginas, Pastor.
Pero, naka-record, no? Ching. Murang deposit box ba? Ching. 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 And then, ma-depress na dahil ka. Tingala lang ka. Nabisag dili ikaw ang gigo sa wali. Ang tanaw ni mo ikaw. Ano man, na naman kay denial at first. And you were not able to deal with that hurt. We deal with that anger towards somebody. It will lead you to depression. Don't repress anger. Confront it. Nanakay kasuko. Okay? When I used to do, yeah, ako bilang pastor, nakita na ako niya, na tanan ng mga magpa-counsel or magpa-advise, wingon sila na, pastor, na-depress yung kay ko. Pero huwag imong paminaon ang ilang storya sa ilahang depression, nagsugod ni tanan sa ilahang anger. All depression, if not all, but most of the depression started from being angry. And that angriness or that anger will always lead you to hatred. Mahate na niyo ang tao. Dili-exempted ang Ginoo. Kung wala niyo na deal ang imuhang kalagot sa Ginoo, kayubos sa Ginoo, it will pile up. And when you start to deny it, it will bring you to depression. Munang uban maghigog. Nga naman, wala naman sila'y nakitang paglaom. Kaibisan sa Ginoo, na naman sila'y personal conflict. Bisan sa Ginoo, dili naman niya makita ang Ginoo nga solusyon sa iyang problema. Kaya nakita niya, silent man ang Ginoo. Pero it did not started with one anger. It started from the past. Has been piled up, has been suppressed and repressed. Ingon pa din, they thought that Christians should never get angry. So they bottled it up inside. Denying anger is a sin. Wow. Dari na ka makasala. Pag masuko ka, pwede nga di ka makasala. Pero kung imo nang i-deny, you committed sin. What kind of sin? Lying. Denying the reality of your emotion is called lying. Muna, permanente lang ako nang kinaingon sa mga leaders. Pag na kayo nadungog against me, talk to me, ask me. So, tinuod ba niyo? Ang sakit lang na itabo sa mga leader na kung na'y madungog na negative, ni leave the group, ni hawa, wala man lang, not even asking about the issue. Wala man lang kagi-confront. Wala man lang kagi-text. Sinood ba ni Pastor? Niuban na po siya sa mga nai-offense. Kabalo ka, if we will not change our attitude towards that, okay, we will not grow spiritually. Gusto kita matubo diya sa Ginoo? Deal with that anger properly. Proper. No? Di po ka magmaoy, di po ka magwild. Storya lang ko. Pastor, nalain yung ko sa imo ba? One Sunday, ano? Naiuban. Kaning akong ubos nga higala din eh. No? Ubos, kayo naman ka diya sa ubos. So, kani si Brother Tata, dalira ni siya makabantay. Pag troubled ko, ingon siya, sir, lain lagi kayo among paminaw ganina sa imong wali. Kasagaran mo ko, sir, magwali ka, bibo kayo niya. Kanabitong, ma-bless yun mi ba? Pag-ungo siya ningon nga, wami na bless. Pero murag ingon na to siya. No, okay, tukang nga sinood, sir, nabay problema? Lahi lagi itong pagka-deliver ni mo sa message. Murag, no,
nabaguhan mi. Naay mga tao ngayon na na, sir, sensya na ha, na lang ko'y ginagiyan. Muna ako, pag dili maayo akong heart, dili kumuwali. Manotis ninyo, 2021, 3 months ko nagwali. Because dili na ko gusto ng spirit of anger, okay, and offense sa akong heart, mapasa na ko sa inyo. Muna I let Pastor Roche preach for 3 months. Nag-declare ko og sabbatical. Nag-declare ko og spiritual discipline. DA. Disciplinary action. Wala nag-impuan na ito. Bishop Hurley, wala nagsulti sa kuha ito. Ako na ito. Because my heart was not right with God. I feel betrayed. I feel, motong ko, love. Antusan na saan eh. Katong nga time, di pa kayo nagawali si PB, wala pa nagawali si Doc, no, si Pastor Pao pa lang. Pero I don't really feel na okay akong heart. Muna, importante yun, madil na to atong heart diha sa Ginoo. So that we can grow spiritually. Grow for maturity. Importante nga siya. This year, na ay tuloka Domingo. Oh, isa ka bulan ganito, no? Nagpuli-puli mo, wali. Oh. Sa mga close ako, kabalo na sila. Ay, bigil na po ni heart ni Pastor. Tao, manguko. Eh? Dili ko perfecto. Masukusad ko. Napo ko yung mga sayo. Pero isa lang ako mapasaligan sa inyo, ha? Dili ko dautan ng tao. I committed mistakes and I'm so frustrated, disappointed sa mga mistakes na ako nahimo. And I repented all of those. Katong hapit ko namatay sa COVID, isa lang ko na nga kong gihangyo sa Ginoo. Lord, just give me ample time to repent. And after that, after I close my eyes, you can take me home. Muna kadausa sa tuwa, before sa ato ang katapusang higayon, ginhawa, tagaan pagitagsan sa Ginoo. Kay gusto gud niya malangit tantanan. Amen ba? Ayaw na po hulat atong katapusang mga minuto. Karon palang daan, always check yourself. Always check your heart before God. And lastly, seryoso raman ko kalit. Lastly, don't express your anger in inappropriate ways. Kanang dili tama ba? We can express anger in variety of inappropriate ways. We pout, mangyamid na. Umukha lang niya. Ayaw di makita. We spit sarcasm, di ba? Ano bang, sa term na? Sarcastic. Ano bang, uy, niabot pa man ka. Unta, sunod Domingo na lang ka, niabot pa ka nga. Tingkaon naman ron. Oh, pero suko ka na, actually. Imo lang ipaagi sa sarcasm. Or do something stupid. None of those approaches get us anywhere near the result we're looking for. So what should we do with our anger? After we know that we don't need or we don't want to suppress, no? We don't want to repress and express our anger in inappropriate ways. Kasi atong buhaton, maura na atong buhaton. Kaya kabalo ka, bisakong saong ganitong paningkamot, bitaw, ang kontrolo ng atong kasuko. Nalagay isa ka tao nga pwedeng makontrol sa atong kasuko. And that's no other than the Holy Spirit. Amen? I remember mo sa akong experience exactly 1 year before. Oh no, 1 year ago, sorry. 1 year ago in Bangkok. I was about to speak, that was May, about to speak in a conference in Bangkok. No, in behalf sa akong director na si Kuya Sunny Largado, Reverend Sunny, I was sent to Bangkok
all expenses paid. Because ako mag-represent saya sa katong speaking engagement sa Bangkok. But only to know, when I arrived in Bangkok, that my luggage was left behind in Manila. Actually, not only my luggage, but 13 of us. Nabili na mga bagahe. Niabot ko Bangkok, sa UK ko, alas 10. Ako speaking engagement, alas 2. Ang akong barong, ang akong pantalon, ang tanan akong gamit, naarito sa ako ang luggage na na-check-in. Ang ako lang bit-bit, may lang kay Kika matong konferensa, May 1 konferensa sa SMX. So nakabalat na ako dahil sapatos, pero nakamaong ko. Pag-abot dito, there's no way to recover, to bring my luggage. Tanan na nga suko na, kulang na lang na paruhon tong in-charge sa sukuan. But because during that time, I was preaching a series about the Holy Spirit. Dito lang ako sa Dublin, si Hugo Tangs, Rabashanda, Rabasiki, Rababahanda, Robo Suku, Rababayan. Holy Spirit, God, help me, Lord. I don't know what to do. And the peace of God. Nawala ang ako ang kalit lang anxiety nga. Kung saray akong buhaton. And the Lord provided. Praise God for, no, kang Ma'am Christy Queen sa Cebu Pacific. Siya nag-facilitate na nakaapas ra ako ang bagahing anang gabi. Pero anang alawa, wala'y bagahing magamit. But the Lord, our sovereign God, and the Holy Spirit will always give me wisdom. I was asking for wisdom. Nitulo akong luha actually. Kaya nalagot ko. Normal na, nalagot ko. Pero wala akong nangaway. Sa akong kalagot, akong gihilak, Holy Spirit, na ako sa Dublin. Lord, tabangi ko. Di ko gusto maulawan. Di ko gusto maulawan po ng akong director. Di mga kipamasahian ko, gikartapaw, paingon sa Bangkok. 27,000 ang akong ticket. Just to speak in that conference. Nga, di madayon. Ewa ko'y suuton. But God provided everything. Although, gikansawan ko sa kong mga anak, ingon sila, Tats, bang angayan man dahil ka mag-hip-hop? Kaya nga kong pantalon na nasuot na lang, no, anang, mula sa dancer ba? Barong na ko, akong ipilo gamay, kay mulampas man, ay, kay Kuya Tong man to, na barong. Grabe na to, tagip-tip dili ba? Pero kay kita uran mo ko, Garland, daghang kay kita o sa ko, natabunan ang mansa. And I was able to deliver the message. Well and good. Abalo ka? You have to confess it to the Lord. You don't just admit the anger, but also admit the cause. Ano na suko mangkok? Imong subayon, matraktaon ka. Ano na suko mangkok? You tell God, and whoever you're angry with, that you are frustrated or you feel threatened. Sa mga nagasunti, naga-PM sa kuha, nanalain sila, nahiubos sila, I really appreciate that. Okay? Pero isa lang akong mapasalig sa inyo. Dili ko dautan nga tao. I am not perfect. I can commit mistakes, even in my preaching. Kung magbantay lang ka sa akong mga statement, daghan magkagmasulat nga sa'yo. Pero ayaw na lang to ilistang sa'yo. Kato na lang akong gisulting amayo na makatapang sa imong kinabuhi. Amen ba? Nagkasinabot pa tarong bundaga? Palakpakan na ito ang Ginoong. The more honest you can be in your relationships, the easier it will be to get to the root causes of your anger. In closing, I would like to say this. Here's the good news about your anger, about our anger. You may have grown up in a home where anger was consistently expressed in inappropriate ways. Inappropriate anger is learned, but it can be unlearned.
Kung nagpuyo ka sa panimalaing walay laing environment, sige kasuko, sige yaw-yaw, negatibo, permanenteng madunggan mo. And then you started to learn all these things. You started to stack up all these things in your life. Na-deposit siya. Siyempre, dugay ko ka diha. Niya, katong mga panahon na, himo pong mga ginikanan, dilipot sila born again. Dilipot sila believer. So, what you can expect? Sila mamalikas, pamahaw, pamalikas, paniunto, pamalikas, panihapon, pamalikas, bisan natulog na ka, balikason pa ka. O na imong gidak-an. Normal na, mahawa ka talaga. You can learn even with these inappropriate ways. But I have a good news for you. In God, in Jesus, and with the Holy Spirit, you can unlearn all these negative things. It explains who you are. Mamugod niya akong upbringing, Pastor. This is how I grow up. Yes. It explains who you are. But it is not an excuse. Because now you are a born-again believer in Christ. You can change for the better. You can change for the glory of God. Walay tao ani nga room nga dili pwedeng mag-usap. Ingay mo katapat, pwede yutang mausap. Ingay siya pagbalik sa Ginoo, mausap yun ang atong ngilan nga batasan. Amen ba? Walay bisan kinsa makapanghambog diri nga ako, may kong tao, let the people speak of it. No, just allow them to tell other people that you are really good, a good person. Because when I was confronted with death, I thought I was a good man. I thought I was the best pastor in town. But when God confronted me about to leave earth, the Lord just reminded me sa mga dunot, mga gabok, mga prinsipyo sa kinabuhi, nga dili gyud makapasar sa Ginoo. Ingon si Apostle Paul, in the last days, all the works that we have done, even for God, will be tested with fire. Because any foundation based on wood, hay, and straw will be destroyed, will be consumed. And the real foundation of Jesus together with the Holy Spirit in our lives will be established. You don't have to stay the same. You can start changing how you deal with anger today. Hallelujah! Palakpakan nato ang Ginoo. Pwede ka mo ingon sa Ginoo karumuntaga, Lord, kailangan ka na ako. Wala ko'y dapat. Ano si Pastor June? Nag-wild ko itong unas Bible school. Yeah. Closing naman. Hindi ko kalimutan ito, Brad, ma. Amigo kita. Although nasakitan ko ito, okay? Nagsulat na siya. Ako mga classmate ko, yaw kayo, guwapo kayo mga wordings ito. Pastor Brad, God's anointing, the Lord will lead you to missions. Pero na ako, amigo na, amigo yun. Akong best friend, nagsulat mo lang dito. Brad, I pray that the Lord will take out all the undesirable things in your life. That was 1991. Di na ko na malimtan. Siya rin nakakonsulti sa kuhana. Ay nga naman, kailan siya na ako. Ano siya, Brad, gamitunon ka sa Ginoo. Pero kinahanglan ka mo cool down. Nga naman, initon ka kagulo. He's the only person who said that to me today. And I really appreciate that. Because of that, I started to change. Little by little. Slowly, but surely. Kabalo ka? Ayaw papakawag baglaong. Kabalo man ko nga, na ay maayong butang nga nasa, kinaiya nga nasa imong sulod kay part man na sa karakter sa Ginoo. Kaya lang, siyempre, namansahan tungod sa gihimo sa yawa sa itong kinabuhi. Pero sultihan di ka, ang good news, pwede kang mausap.
ingay mo katapan, pwede tang mausap. Kaya ang Ginoo mo balik, sa iyang pagbalik, makiguban siya sa mga simbahan. We are the church. Ecclesia. Okay? In Greek, we are the church. It's not the building. We are the church. And the Lord, no, will make a grand reunion in heaven. Pakaslan sa Ginoo ang iyang mga kaanakan without blemish and with pure hearts. One day, the Lord will find us faithful and the Lord will tell or will say to us, Thou art good and faithful servant. Haime razo. Enter into my kingdom. Thou art good and faithful servant. Hani Alcantara. Enter into my kingdom. Thou art good and faithful servant. Edwin Lau. Enter into my kingdom. Wala tayong laing gihulat na madungo. Dili man na pag-abot sa langit, dili man na mo mention ng Ginoo, valedictorian ba ka, salutatorian ba ka, cum laude ba ka, summa cum laude ba ka, summa 10 taon ba ka, magna ba ka, magna 9 years. Dili man na. Ang ipangita sa Ginoo, giunsa ni mo imong kinabuhi, katong napakadali sa kalibutan. Because we are living in a borrowed and alone life. Gilon lang ni nato itong kinabuhi. And one day, we will face the ultimate judge. Dili na takapang ulipas, dili na takapang makasulti, makadinay, nga dili na tinod, because He is the ultimate judge. On that day, duha lang ang pwede natong madungog. Thou art good and faithful servant. Enter into my kingdom. Enter into my paradise. Or the other way around. You are a wicked and a lazy servant. Away.